Nandito yung kaibigan kong hapon. Takasisang, takasisang. So, dito lang yung ano niya, very supportive kasi ito siya sa ano po, sa mga vlogs ko nga. So, ito yung kaibigan kong si Mr. Takasi in Japanese. So, kasama ko sa trabaho. Very supportive. Ngayon, dala-dala niya yung para yung pang-ano namin. Yung para mapakita namin yung actual namin na trabaho. So, ginawa niya dyan sa bahay niya. Dito may kaysa, may company din kasi po niya. Kaya, very supportive sa akin sa ginagawa ko. So, ito mga idol, abangan natin ito mamaya kung paano namin, anong magawa natin dito. Yos! 1 2 3 カモン。いやいやいやいや、どうぞどうぞどうぞ。何でも何でもいいね。フィリピンのなんだっけ。今見てるファン、ファン、ファンね。なんかえっとつい。どうも、こんにちは。アデルの同僚の高橋です。いつもアデルと一緒に頑張って仕事してます。イエーイ。 今回は動画の手伝いでちょっとした工作してきました。じゃあこれからみんなさんよろしくお願いします。お願いします。そう、ito na siya mga sellers。Ano lang to siya, parang foam. Pero ginawan talaga niya yung paraan na para may ipakita kami sa inyo. So ito na siya mga sellers. Ito na siya yung actual na style sa pagtrabaho. Yung ipakita namin ngayon. So nung isang post ko ng video ko, ang una lang na ano, nagawa ko doon, napakita ko dyan kung paano nyo, paano natin itakbo yung paggamit sa torch or movement sa pag-welding. Ngayon, makikita nyo na yung actual na style, pero sa bahay pa din natin magagawa. So, parang practice pa din natin na sa bahay. Gagawin naman natin ang, ano ngayon, ginagawa natin ng last. So, yun na ang sinasabi ko nga sir, yung actual na paghawa. Ganun. Ito talaga siyang actual mga sir. So dito kasi mga sir, na ginawan din yan ng paraan na yung actual na pag-welding mga sir. Makikita natin dito. So pag ganito may space dito mga sir, ang kung may space siya sa plates na nilagay dito natin, kung may space siya, kailangan na ang welding makaikot dito mga sir. Ito, nagbase ito sa mga stricto na customer mga sir. Kaya kailangan nakaikot. So, pag ikot dyan yung isa, so, ipakita na natin dito, kailangan natin dito na dudugtongin din natin. Idugtong natin dito. So, kung sa actual mga sir, ganyan dapat. Ito, itakbo muna natin dito. Stay din natin dyan ng konti. Babalik tayo dito. So, ito na mga sir, babalik na din yung sinasabi kong movements na sa yung pinapakita ko sa inyo. So ganito siya mga sir. Ito. So kailangan doon mo stop sa ilalim. So doon. Okay na yon. So, pagkatapos nyan, ikot din naman tayo sa likod. Dito sa likod mga sir, ibang klase ang tipang dito. Ay, ibang klase ang plates na nakalagay. So dito, wala ng space na natira. So dito mga sir, kailangan ng ang sinasabi dito is 10mm. Magtira ka ng mga 10mm daw dito. So, ito mga sir, hindi mo pwedeng i-diretso dito sa pinaka-top kasi magka-cutting yan siya. So, kailangan lang daw na kailangan lang tirahan mo dyan ng mga 10mm. Basta about 10mm. Hindi din mo sumubra. So, pagka natirahan mo na, ang pag-style dyan mga sir, ganito din. So, doon ka magsimula, mga 10. Mga 10 ang hindi mo natirahan dito ang itira mo, so ganun. Pareho din ang style mga sir, pareho din ang style, yung movements niya pareho lang. Hindi mo palagi mga sir, hindi mo palagi doon sa wave yung ano na yun, mahinang kuryente mo tapos balik ng konti, ganun. So, okay na yun. Ito madali lang to siya mga sir kasi ang place niya nandito kasi sa wala na kasi siyang space, madali na to siya mga sir. So pagkatapos niyan, ang magiging outcome niya sa welding natin kung sa actual na ganito ang style, ganito ang purma nga dyan. Yan. Yan. Hanggang dito. So pagkatapos niyan, sa actual na din dito, so
babalik tarin natin to. Itong bakal na to, babalik tarin natin ang crane. So pag nabalik to dyan, dito na naman tayo sa kabila. Kailangan magkabilaan muna. Hindi natin yan i-diritso dito ang welding natin para hindi magka-cutting. So mga 10mm about ang i-ano natin, itira natin dyan. So ganito naman, so, pariho ang mga ang moves mga sir, pariho lang lahat. Ganun lang talaga ang mga moves yan mga sir. Ganun. And, tapos ang dito din ang kabila, pariho din ang makikita natin. Ganito din ang outcome niya. Ito yung actual na ano niya. Ganun. So sa ano yan, yung pagpuno yun dito mga sir, yung walang space na mahikutan natin dito. Pero pag dito tayo sa kabila, ito mga sir, iba kasi to dito. Kasi hindi siya malapad dito. Kaya pag dikit yan, pag kabit natin sa pagkabit sa titer, dito may ano siya, may space yan na pwede ikot. Pwede natin iikot dito. So kailangan natin iikot mga sir. So ganito, pag ikot natin dito, dito tayo magsimula. Tapos ito dahan-dahan natin, i-stay muna natin ng konti dito ang torch natin. So balik tayo dito. So pagdating mo dito, pareho na din ang moves mga sir. Yung fast slide na parang nagsisibing ka. So yun talaga ang lahat ng movements mga sir. Tapos kailangan dito na dito mo i-end sa pinakasulok niya. End mo dyan ang yung welding natin. So yun na mga sir, ang outcome niya, ganito na ang forma. Pareho ganito. Nakaikot siya, nakaikot ganoon. So pag matapos mo na yung both sides na area mga sir, saka mo titirahin yung ang tinatawag natin na wave. Itong wave kasi medyo mahirap kasi mga sir ang wave mga sir, kasi karamihan kasi ang wave mga sir, itong haba na to is nasa sukatin muna natin. Siguro ang haba na to nasa 300mm, mga 310. Pero actually mga sir, yung sa ano talaga, hindi bumaba tayo sa yung nasa 400, 500. So mga dito mga sir, ganito kahaba. So medyo malayo. Pero itong ginawa niya na 300, actually para to sa mga baguhan, for beginners mga sir, saktong sakto talaga to para pagpraktisan. So ito lang mga sir, yung ang una talaga, praktisan natin yung movements, ang sliding niya, kung paano natin i-galaw yung kamay natin. So ito sa wave mga sir. So pakita natin. Ito kasi yung sa wave na mga sir dito. So dito tayo nag-end mga sir. Dito natin ini-end. So mamaya yan mga sir, pag magtirahan natin ang wave, kailangan din dito ka mag-start sa sulok dito sa bandang kaliwa. Punta ka doon sa ano, sa kanan. So ang movement siya mga sir, walang pagkakaiba mga sir, ganon din. Ganun din ang movement siya mga sir. Ito ang pinaka best para talaga sa mga beginners mga sir, na madaling matuto sa pag-welding. Kasi kahit nasa bahay ka, pwede mo ma-enhance yung kamay mo, pwede mo ma-practice. Kasi pag ang asahan mo lang nasa company mo, ay hindi ka talaga madaling matuto. Madali kang unang makina or magano, pero pag on off makina, palit ng wire, madali lang yon. Pero ang problema kasi mga sir, ang movements at saka masanay yung kamay natin. So kailangan ganito lang ulit-ulit mga sir, ganito. So kahit nasa practice, kailangan naka one hand tayo, huwag yung nakadalawang kamay mga sir lang. So ganito ang outcome nyo mga sir sa wave nya, ganito. So ganyan talaga ang actual na. So ginawan din niya ng paraan. So sa mga sir, dito lang muna tayo. Pakita ko muna sa iyo ang ano. Pakita ko muna sa iyo ang mga ginagamit natin dito. So thank you.
maayos ang konti ang wielding niya. Pero kahit ang mga tinuturo ko pa sa kanya, kahit tinuturoan ko pa siya ng maayos, pag hindi niya talaga pinapractice ang kamay niya, ay hindi talaga niya makukuha. Kailangan talaga kahit kung ano ang makikita niyo dyan sa mga tutorial ko na yung sa actual dito na pagtrabaho namin sa Japan, so sundin nyo lang. Diba ang sinasabi yung palaging mga nga sir na practice makes perfect daw. So kailangan talaga natin i-practice natin para magiging perfecto tayo. Ganun lang mga sir. So salamat and God bless.